International Liga Chapter 830. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga, talagang isang napakagandang ball rotation nga ang pinakita ng tatlo at talagang ang koneksyon ng tatlong to ay unti-unti namang umuusbong. Hindi mo talaga malalaman ang laro ng Shoko batay lamang sa kanilang performance, kundi basta-basta na lang itong sumisibol. Meron silang magandang ball rotation, isang napakagandang iso play, 5-man ball rotation, play ang ulo ng dragon. Napakahirap talaga i-predict ang laruan ng mga to, kaya napakahirap na kalaban. Weak nga nitong si Naito at dito nga ya. Hababa Naito, ikalma mo lamang ang iyong buntot dyan, huwag mong ibabahag. Alam mo ba nang gusto kong manalo dyan? Ay kuponan ng Shoko, hindi upang maibigay sa kanila ang karangalan, kundi ibigay sa kanila ang isang kabastusan ng pagkatalo. Dudurugin natin ang mga yan sa ikalawang beses. Pangako yan. Wika nga nitong si Kantor samantalang dito nga ya. Talagang hawak-hawak na nga nitong si Triblin de Luna ang ball at dito nga ay talagang kalmado nga lang siya kung nagtitimon ng biglang Miyagi, dikitan mo yan. Kalat na ang kanyang mata at alam mo na ang kailangan na gawin, at alam mo na rin ang kanyang gagawin dyan. Kilala yan bilang magaling pumasa. Wika ni Aya ko nang biglang huli na ang lahat. Meron na siyang libre sa baba. Wika nga nitong si De Luna sabay isang bullet pass nga patungo dito sa kanilang power forward. At dito nga ay ano, hindi ko yun nakita. Sobrang bilis nga talaga ng kanyang mata at halos hindi mo na maagila pa kung saan at kailan siya papasa. Grabe ang bilis. Wika nitong si Miyagi dito nga ay ano, hawak-hawak na nalingkin ang bola. Bakit at paano? Miyagi, anong nangyari dyan sa harap? Bakit biglang naipasa ang bola? Wika ni Sakuragi dito nga ay simple lamang, sapagkat ang kakayahan ng point guard nyo at point guard namin ay sadyang napakalayo. Mabilis nga ang yung point guard, mabilis naman ang mata ng aming point guard at doon kayo na dehado. Wika ni Lincoln sabay isang slam dunk nga at puntos para sa kuponan ng Brigondo dito nga ay nice one Brigondo! Ipagpatuloy niyo yan! Brigondo all the way! Brigondo all the way from top 3! Tayo ang siyang kukuha sa uling spot ng ating bracket! Sigawan nga ng mga tagahanga nila samantalang dito nga ay Elise, tama ba ang iyong desisyon? Ha? Napumusta dito sa panig ng Brigondo? Ang aking lamang, napakinabangan natin ng Shoko, ngunit bigla mong sinalungat. Ano ang nasa isip at anong plano mo, Elise? Wika ni Gregoria at dito ngay. Gregoria, imulat mo ang iyong mata. Ang coach nila ay itong si Omega, o kilala sa pangalan na Coach Norrison. Napakatalino at napakagaling na coach. Ano naman ang laban ng Shoko dyan, ha? Kaya naman pinusta ko na ang isang malaking halaga, at alam mo kung magkano yon. Wika nga nito at dito nga ya. Pasensya ka na muna Norrison o Omega, sinalungat ko ang iyong kupunan. Desperadong desperado talaga akong makabawi sa perang nawala. Barya nga kung tutusin, ngunit malaking halaga na rin yon. Pasensya ka na't lumagay muna ako, Shoko. Wika nga nitong si Mr. Beta at dito nga ya. Mr. Smith! O aking kuya, nalagay na naman ang ating pusta. Call na call ang pusta ng dalawang magkapatid na dilaga sa atin ang perang yon pag nagkataon sa atin.
natin ang panalo at siguraduhin lang natin na ipapanalo ng Shohoku yan upang walang pagkisising magaganap. Wika nga nitong si Mr. Yo Takashi at dito nga ya. Alam mo Takashi, isang sugal tong naganap. Sapagkat ang koponan ng Brigondo ay sadyang napakalakas rin. Pareho silang standing at pareho nilang muntikang tinalo ang koponan ng kantor. Ang tiwala na lamang Shohoku ang tanging basihan natin. Sapagkat nung huling laban nila, hindi tayo nagtiwala. Ibabalik lang natin ang tiwala natin sa kanila. Wika nga nitong si Mr. Smith samantalang dito nga ya. Tama ang sinabi ng aking ama tito. Nang laban ng to ay walang kasiguraduhan. 50-50 kumbaga. Ngunit isang napakalaking aral na sa atin na hindi pinagkatiwalaan ang koponan ng Shohoku. Sa huling laban nila, isa na malaking salapi ang ating nahawakan sapagkat ang talento ng koponan ng Shohoku ay pinakinabangan ni Elise at Gregoria na dapat sa atin nga naman. Wika nga nitong si Alpha at sa kabilang bahagi nga ya. Hawak-hawak nga nitong si Anamichi Sakuragi ang ball at dito'y talaga nga. Kalmado nga lang siyang nagtitimon at dito nga ya. Merong plano na naman yung mga yan. Natitiyak ko. Isa na namang atake ang kanilang isasagawa. Mag-ingat lamang kayo. Isakuraging may hawak ng ball at paniguradong may plano dyan. Wika nga nitong si Coach Norrison ng biglang isang screen nga ang ginawa ni Mitsui dito sa kanyang bantay na si Greg Masanova at dito nga ay patay. Isang screen ang ginawa ng shooter nila sa akin. Tas magtakat si Rukawa. Patay delikado. Isang aliyop pass ata to. Wika ni Greg at dito nga ay. Greg, hindi ka nagkakamali. Isang aliyop pass ang kanilang gagawin patungo kay Rukawa. Patay na naman tayo sa plano nila. Wika nitong si Elliot ng biglang. Isang aliyop pass nga ang ginawa na Namichi sa Uragi dito nga ay. Masyadong malakas! Hanamichi sa Uragi! Wala na yan sa tamang hulog! Alanganin na naman! Wika ni Rukawa ng biglang! Sakuragi! 3 points! 3 points ang tira ni Sakuragi! Wika ng referee at dito nga ay... Ano? Isang aliyop pa saan ang ginawa ni Sakuragi doon ngunit... Aksidenteng pumasok sa ring! Aba! Tignan mo naman talaga pag sinuswerte oh! Pasok ang tira ni Sakuragi talaga nga! Chamba malala! Sigawan nila taba at nila mito at dito'y abangan natin ang pagyayabang na naman ni Gunggong. Walang lat ng yan, ibangan natin susunod na bahagi.